konting moist lang sa skin. Hi guys! For today's video guys, we're going to show you my morning skincare routine. Siya ang magiging cameraman for today. So, ta-da! Arat na! Nagsimula ako ng skincare. 2 months na, diba? Magto-2 months na rin. Unang-una talaga natin gagawin is gagamit tayo ng facial cleanser. So, ang gamit ko is Ultra Facial Cleanser from Kiehl's. Gentle liquid formula that cleanses without over-drying or stripping your skin. Hindi na nasi-strip off yung skin mo of its natural oil. Tapos meron siyang ingredients na effective emollients like squalene, apricot, kernel oil, vitamin E, and avocado oil. Yung pH balance ng skin mo na may maintain din niya. So ang gagawin natin, maglalagay lang tayo ng saktong-saktong product lang sa ating fingertips. Konting moist lang sa skin. Itatap kong ganyan. Round upward motion tayo. Meron siyang konting scent, hindi siya yung walang amoy, pero hindi siya matapang. Alam mo yan, yung hindi mo mararamdam, wala siyang kapde. Yung ibang products, gusto nila parang irarab mo siya ng matagal. Ito, kailangan soft lang dapat yung ano mo sa skin. I-avoid mo yung dito sa eye area. I-release natin siya. So, gagamit lang tayo ng towel, i-tap-tap lang natin siya. Hindi ganda yung gawain ko kasi dati inaano ko talaga siya, yung nirarab na ganon. So, dapat ano mo lang siya, tatap mo lang siyang ganyan. So, okay na siya. So, after natin gumamit ng facial cleanser, ang gagamitin ko is ang Ultra Facial Toner from Kiehl's din siya. So, gusto ko rin itong product na to. I've been using it for a month na rin siguro. And maganda siya na nakakatulong nga din siya na ma-even yung skin tone mo and matanggal nga yung mga dark spots, ganyan. So, napansin din yung mga kakilala ko, charot mga kakilala, ng friends ko na yun nga, nag-iba yung skin and sabi nga din niya, naging soft yung skin ko. So, eto talaga yung recommended kong toner for now. So, ganun din siya guys, parang yung cleanser. Eto, gentle toner to prepare, hydrate, and comfort skin. Meron din siyang squalene, apricot kernel oil, avocado oil, and vitamin E. Ang maganda talaga is yung pH balanced for optimal comfort and will not over dry or strip skin of its natural oils. Yun naman talaga yung goal natin na ma-maintain lang yung pH balance ng skin. Maglalagay lang tayo na enough amount ng product sa cotton pad. Ang alam natin pag toner, parang masyado natin siyang, alam mo yun, may force. Pero ngayon, natutunan ko kahit ganun-ganun lang. Kung may enough product pa, ang ginagawa ko, nilalagay ko na lang siya sa leeg para ma-given out din syempre yung part na yon. So after mo maglagay, madali lang siyang ma-dry off. So ang next kong gagamitin guys is itong The Ordinary na niacinamide 10% and zinc 1%. So, dati nung ginagamit ko to, sabi ko hindi ko na ipagpapatuloy kasi parang nagda-dry yung skin ko. Actually, more than half na nung product yung na-consume ko. Dati kasi mali yung ano pala, yung order nung paglagay ko. So, na-discover ko na siya. Ilalagay natin siya after ng toner. So, ang ginagawa, lalagyan ko ng patak dyan sa forehead, dito sa nose, and then on both sides ng cheeks. I don't know. Dati nilalagay ko rin siya sa kamay pero ngayon dinidirect ako na siya sa skin. Pag naglagay ng product, ang ano ko lang is huwag na masyado mapuwersa yung ano paglalagay ko ng product sa skin. Pero ngayon, dahan-dahan na lang, pwede ganyan-ganyan na nga lang eh. Tapos yung mga excess na product, pwede mong ilagay sa leeg. Mabilis din siyang mag-dry. Minsan ma-update siya ng konti itong product na to. And then medyo malagkit. Ganyan. So, ayan.
And ang next natin gagamitin is ang Ultra Facial Cream. Pwede siya sa day, pwede siya sa night. So, ang cream na to, pwede mo siyang gamitin sa daytime, pwede kaya sa nighttime. So, twice ko din siyang ginagamit. Meron din akong pang-evening na routine na ginagamit. So, isi-share ko din yan sa inyo next time. White cream lang siya. So, ang gagawin ko, kukuha lang ako ng product na enough para sa aking face. Ganyan. Sige, okay. Sakto na yan. Mas gusto ko yung nilalagyan ko yung tip ng ano kasi ginaganon-ganon ko na lang sa konting ano lang, pwersa lang ng pagsaspread sa face. So yung excess, pwede mo rin again ilagay sa liin. Pangalawa sa pinaka-importante para sa akin para sa daytime routine is moisturizer. Yung parang feeling mo, oily yung skin mo, ganyan. Hindi mo na kailangan ng moisturizer. Pero yung skin natin, kailangan na kailangan pa rin yung moisturizer. So ito yung Kiehl's Facial Fuel. It's a daily energizing moisture treatment for men. Meron na rin siyang SPF 19. So ganun din, ang ginagawa ko, maglalagay lang ako ng konting product sa aking fingertips. And then, isi-spread ko siya sa aking tatlong, actually, anim na siya na fingers and igaganyan ko lang siya. Dito tap-tap ko lang. Natutunan ko na ngayon na mas magandang tinatap-tap lang yung product. Tapos, konting spread lang ng ganun. Isang product din na sobrang nagustuhan ko ngayon is itong Creamy Eye Treatment. Okay. From Kiehl's din siya. Sample product lang to pero everyday ko siyang ginagamit. Naglalagay lang ako dito. Dito sa hinliliit. Ilalagay ko siya sa under eye. Nung una, hindi ko pinapansin tong sample product na to. One time, tinry ko siya and then after ko siyang gamitin ng mga dalawang beses, na feel ko yung effect niya. Tsaka ang kagandahan, cream siya. Kasi meron mga under eye product na yung liquid formula siya. Ito, cream. Basically, hindi talaga siya magkakalat. Safe siya. Kumbaga, hindi siya kakalat dun sa mata mo talaga. Yung mga dalawang beses ko siyang ginamit and nung makakita ko yung effect niya kapag in-open ko yung mata ko, parang nafe-feel ko yung, alam mo yun, parang nako-compress niya yung skin mo sa eye area and then nagiging intact siya, so maganda siya tong product na to. For sure, pag na-consume ko na siya, bibili ako nung regular product na kasi yung sample pang ginagamit ko ngayon, so ganto siya, matagal ko na siyang ginagamit. So ayun na nga guys, yun ang aking skincare routine for daytime. Mga 2 months na rin siya and nakita ko rin yung mga changes sa skin ko. Ito talaga yung usual routine na ginagawa ko pag morning, kahit na pag pumapasok ako sa office. Ang changes lang kapag pumupunta ako sa work, nag-a-add lang ako ng BB cream. Medium skin tone ang ginagamit, hindi siya masyadong maputi. Medium lang siya, parang tan lang, di ba? So after kong gamitin yung BB cream, ang pinaka-importante na, yun na nga, yung sinasabi ko, yung second na important sa akin is yung moisturizer. Ang pinaka-importante kapag kalalabas ka, of course, is sun protection. Daily talaga, dapat na maging routine natin is maglalagay tayo ng sunscreen. Ito yung ginagamit ko ngayon, another sample product pa rin siya. Dalawa din yung binigay sa akin and marami pa rin naman yung amount ng product niya. Meron na siyang SPF 50 and it's a photo aging control. Maganda rin tong product na to. Ayan, so there you go guys. Ayan ang aking simple na daytime routine. So ano masasabi mo sa paggamit ko sa product na to? Well, effective naman, in fairness naman, in all fairness. And at least ngayon, kompleto na yung basic kit mo. Kumbaga yung core. Nakakaiyak naman yun. I hope nagustuhan nyo tong video na to and if you have any questions or suggestions, I will be sharing also my nighttime routine. May nighttime pa ba? Oo. Oh, yung pang bedtime na talaga siya. Okay guys, maraming salamat sa pagpanood ng mga videos. If you like more of skincare regimens and skincare routine and tips, ayan, pwede nyong i-suggest kay Ma'am Shi Junaid.
Ayan, so kung ano pang mga tips ang kailangan nyo, gagawin namin ng videos. Marami kaming videos na nagawa and marami kaming videos na gagawin. So keep watching us, guys. Please don't forget to like this video kung nagustuhan nyo. Subscribe nyo rin kayo sa aming channel and click that notification bell para updated kayo sa aming mga next uploads. Thank you again, guys. See you in the next one. Bye! Good boy.